atake na diretsahang iniinsulto si PRRD, okay lang yun eh. Yung tatawagin mang kanor. Oh no! Yung mga ganyan, okay lang yan. Hindi po nakakatakot yan. Ha? Kasi halata eh. Halata. Ang nakakatakot, yung kunwari pupurihin si PRRD, tapos pahihinain. Meron mga, kunwari, alam mo style ng mga tansu yan eh. Kunwari papasok sa channel na ito. Magko-comment sila ng papuri kay Coach Oli or kay PRRD, pero yung laman ng komentaryo nilang mahaba, babanata na si PRRD. Ganun ang mga style. Kasi kung babanata mo ng derechahan, mabablock ka. Kung babanata mo ng derechahan si PRRD, halata. Ma-identify ka agad. So, ang style na lumalabas ngayon ay kunwari, para sa bayan sila, pero directly or indirectly, binabanatan si PRRD or pinahihina or pinapatanda. Ganun po ang gawain ngayon. Diba? Hindi naman nila... Kasi isipin mo, tansu ka na. Sasabihin mo, nabudol ka. Dati, tinatawag mo mang kanor si PRRD. Dati, pinagmumura mo si PRRD. Tapos, sasabihin mo, nagbago ka na. Inami mong nabudol ka ngayon. Pagdating mo dito, syempre, ala ka naman banata mo diretso si PRRD. Pero in short, may galit ka pa rin. Galit ka pa rin kay PRRD. Hindi mo pa rin tanggap. So, hindi mo dediretso. Kasi mawawalan ka eh. Walang ma-identify ka, galit ka kay PRRD. So, galit ka na kay Marcos, galit ka pa kay PRRD, sakat mo damputin. Tonong dilawang ka na. Mahahalata masyado. Naiintindihan po nyo. So, hindi nila ilalantaran yan. Ha? Patatandain si PRRD. Kasi, alam nyo, yung statement ni PRRD kahapon, marami pong nasaktan. Marami. Kasi, ang script nila, may video. Tapos, pumutok sa pagmumukha nila ngayon, sinabi ni PRRD, walang video. Ito po ah, ang kinakausap ko po dito, I'm addressing the real DDS. Okay lang po kung loyalista ka. Meron kang sariling plataforma, meron kang sariling agenda, uunawain kita. No? But I'm addressing the DDS here. Huwag na tayong papabudol ulit. Ha? Kasi kung ikaw ay dilawan, okay lang. Alam ko, galit ka kay Duterte. Kung ikaw loyalista na kunwari, nagbago ka na, or talagang nagbago ka na, I'm sure galit ka pa rin kay PRRD. So I'm not talking to you guys. Ha? So kung hindi ka, kung nasasakta ka sa sinasabi ko at hindi ka naman DDS, hindi para sa'yo ito. Pero kung ikaw ay DDS, pakinggan nyo mabuti. Maraming nasaktan po sa sinabi ni PRRD. All along, yan po ang narrative nila. Yung video. So, syempre, nasaktan ang pride nila. Magkakaroon ng isisave nila yung kanilang pagmumuka. Damage control sila ngayon. So, anong palalabasin nila? Strategy lang yan. Ilalabas din yan. Ipatawag sa Senado. Huwag na tumakbo si PRRD. No? Natakot si PRRD. Humihina si PRRD. Hindi na makalakad si PRRD. Pagpahingahin na natin si PRRD. Ang dami na. But then again, mag-iingat po tayo kasi yung atake na kunwari concern kay PRRD, yan ang nakakatakot. Hindi yung derechahan.
Kasi nga sabi dito, di ba? Hindi naman kaila kasi sinabi ni PRRD weak, nagkukok sa jet plane, nag sa yate, etc., etc. Eh di ba matagal ng issue 'yan? Inaraw-araw nga natin 'yan sa live natin, eh matagal ng issue. Tanong, nakitinig ba kayo? Tanong, nakinig ba yung mga vloggers? Nakinig ba sila? Di ba hindi? So ngayon, ang gagawin, i-recycle. Ano pa bang kailangan nyo? May video pa, i-recycle yung issue. So ang ganun na nangyayari, i-recycle ng i-recycle. Ngayon, nawawala tayo. Ang tanungin ninyo yung Congress. Yung bigas, doon tayo mag-focus. Sa bigas. Na 20 pesos. O katulad nito, may nagsasabi na wala angas ni PRRD. Norberto, tanungin kita, DDS ka ba? Siyempre, sasabihin niya, no? Oh, kaya lang kasi ganito, ganito. Marami pong nasaktan. Hindi nila aaminin yun. Siyempre, ma-pride eh. Kunwari, atapang atao sila eh. Oh. Diba? Kaya ako sinasabi ko sa inyo, lagi kayong manghihingi ng ebidensya kung merong scoop, merong pasabog, merong breaking news ang isang vlogger. Kaya ako pa yan. Huwag kayong maniniwala sa akin sa breaking news. Ako, si Banat Bay o si Boss Dada TV, kahit sino, huwag kayong maniniwala. Ang hihingi ninyo, ebidensya. At pag nagalit at nagtanong kayo ng ebidensya, peke yan. Huwag kayong basta naniniwala. Lahat lagi nating hihingi ng ebidensya. Tingnan nyo. Sasabihin nila, nabudol sila. Yung mga vloggers, nabudol sila. Tapos dinala nila ang milyong-milyong nabudol din. Kung kayo, hiningan nyo ng ebidensya, bakit mo ikinakampanya yung tao na yan? Hiningan mo ng ebidensya, hindi mabubudol. Walang ilalabas na ibubudol eh. Anong nagawa mo sa Ilocos? Oh, ganun lang eh. Sinasabi nyo magkaisa. Ano na ang pinagkaisa mong malaking bagay? Di ba? Kung hiningan nyo yung mga yun ng ebidensya 2022, wala sana tayong problema ngayon. Eh, di ba? Wala tayong problema ngayon. Ang naging ugat po kasi natin, tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa popcorn content. Yung chismisan, binibili. Hindi ko sinasabing hindi totoo. But ang punto ko rito, huwag nating gayahin yung isang secretary na sasabihin, may video. Hanggang ngayon, wala pang nilalabas na video, lamang kay Tebes. Ginatasa na yung press con para personal agenda, hindi natin alam. Hanggang ngayon, wala pa. Eh, ipapakita ko ngayon sa inyo itong video na ito, ha? Dito, marami ding sumama ang loob. Ito po, hindi ko na siya nakat. Ito yung interview kahapon, no? Pero pakinggan na lang natin kasi ito ay nakita ko kay Pilipinas News. Subscribe po kayo sa kanya. Doon ko napansin to eh, ha? O, video courtesy of Banat Bay. Kay Pilipinas News. May audio po, may audio.
Walang audio. Kasi dito maraming nagtampo kay PRRD eh. Pakinggan natin. It's about time that they na i-masure ng second generation. Matanda na kami ang ulan. So, ayoko ko yung mga anak ko about in Inday. Siguro, si Inday, ang sa among pamilya, ang magdala si Inday. I alam mo, hindi ko alam kung magustuhan niya ito o hindi. Kung sabihin ko sa inyo, pero huwag na lang ninyo sabihin para do not create unnecessary. Si Baste ayaw talaga. Ayaw. Ayaw. Ayaw niya. Gusto siya tahimik na buhay lang. So, para bang sabihin, hindi naman ako yung mayaman rito, hindi naman ito negosyo, eh bakit ako magpatiig rito? It takes a lot of my time and instead of doing business, he has to take care of public service. Ayaw ko si Pulong. Pulong hindi gumabasa. But si Inday probably has baka gusto pa ni Inday manuntok. Hayaan mo muna siya doon sa Maynila. Pero ako, I'm tired of politics. Ayaw ko. Count me out. Yan. Mayor, ayaw ko pa. Yun. So, yun, maliwanag po. Count me out. Alam nyo, nung sinabi po ni Isko na hindi siya tatakbo at magre-retire na siya sa politika dahil pofocusan niya yung family niya. Sumama ang loob ko, pero nirespeto ko siya. Kasi para sa akin, family first. Nagkamali ako dyan. No amount of money, no amount of work, no amount of success or career na dapat isakripisyo ang family. So, naintindihan ko si Isko. Bagamat gusto ko siyang tumakbo ulit, and I hope tumakbo siya ulit, pero unawain ko siya kung ayaw na niya. Dahil, syempre nga, pamilya. Same thing dito kay PRRD. Sabi niya, count me out. Ayaw na niya, so maraming nagsasabi, pagod na daw siya. Nirerespeto ko yan. No? Gaya nga ng sabi ko sa inyo, again, I'm addressing sa mga DDS. Kung loyalista ka po, bahala ka po kung anong gusto mong pakinggan. Pero I'm addressing the DDS. Irespeto natin si PRRD. Bagamat gusto ko siyang tumakbo, pero kung hindi na siya talaga tatakbo, okay lang. Kaya lang, wag naman na nating insultuhin yung mama. Kasi maraming nagsasabi, parang takot si PRRD. Kung ayaw niyong tumakbo, huwag niyong palabasin na nag-iba ng tono si PRRD. Kasi yun ang nagpanting sa tenga ko. Wala akong pakialam sa vlog niyo, kanya-kanya tayo ng vlogs. Pero yung pahihinain niyo si PRRD at aatakihin niyo si PRRD, kailangan na namin makialam. Kasi kung ang tono niyo ay nagbago ng tono si PRRD, aba, kayo pala ang magaling. Diba? Huwag naman sana ganyan ang DDS. Eh, okay lang yan. Maiintindihan ko yan sa dilawan. Hanggang ngayon, minumura si PRRD. Natakot, ganyan-ganyan. Okay lang, naiintindihan ko eh. Dilawan sila eh. Loyalista, galit pa rin kay PRRD yan. Maniwala kayo. Kahit na sabi, I'm talking about the real loyalista, hindi yung DDS na nahati. Yung totoong loyalista na minumura si PRRD dati, hanggang ngayon minumura pa rin niya si PRRD, hindi lang ipahalata sa inyo. Dahil meron silang agenda. So okay lang yan, intindihin natin sila. Pero tayo mga DDS, let's stand sa tabi ni PRRD. Huwag na nating alan. Kanina ko pa po naririnig yung sinasabi mong pabago-bago lang sila, nakakasawa na. Narinig ko na, wag mo nang paulit-ulitin kasi nagmumukha kang papansin. Ha? Pasensya na po, Alan. Ha? Nabasa na po yan ng marami. Okay na. I'm addressing the DDS. Hindi ka po DDS, so hindi mo kailangan makinig.
I'm addressing the DDS. Huwag niyong pagbintangan si PRRD na parang lumamya. Parang nag-iba ng tono. Bakit kailangan kita, sabi saglit ha, ito si Alan, bakit kailangan kitang i-block? Eh, ba't hindi ka nalang umalis? Eh, di ba? Ayaw mo pala eh. Kasi ikaw, halata ka. Halata ang tansuke. Oh. Kung hindi ka duwag, umakyat ka rito. Nasa Hong Kong ako. Nasa Japan. Oh. Eh, di ba? Ano ka eh? Papansin ka eh. Hmm. Sino ka ba dyan sa pamilya mong yan? Oh. Eh, oo na. Okay. Naiintindihan ko na sa sad ka. Ang tanong ko sa'yo, DDS ka ba, Alan? Oh. DDS ka ba? Tama, hindi ka makasagot. Eh, alam mo, yan ang mahirap sa mga, kasi maraming papasukan po tayo. O, sabi niya, super duper DDS. Oo, pero wag nating tingnan ng ganyan si PRRD. Mag-iingat po tayo ha. The likes of Alan, itong nasa Facebook, na kunwari siya ay DDS, papasukan tayo ng ganyan. Pero ano, iinsultuhin si PRRD. Indirectly, yan po ang nakakatakot. Ngayon, Coach Oli, eh bakit ganun si PRRD? Bakit ganun ang kanyang sinabi? Eh baka naman talaga walang video. At kung may video, sabi nyo nga, may timing dyan. Oh, so kung may timing dyan, huwag niyong gatasan yung content araw-araw. Antayin natin kung kailan magsasalita si PRRD. Eh kasi si PRRD sinabi hindi siya tatakbo tapos tumakbo. Oh, kung kayo ay talagang DDS, yung queue ninyo, para kasundalo dapat eh. Ang yung queue mo nandun sa leader mo. Sabi niya hindi siya tatakbo, di sumi. Pag sinabi niya tatakbo siya, di saka natin ipromote. But for the meantime, huwag natin insultuhin. Kasi yung iba, iniinsulto, pinahihina. Kain! Nag-iba na ng tono, mahina na si PRRD, matanda na, hindi na makalakad. Huwag po ganun. Tatandaan nyo, ang politics, wala sa pabataan lang. Yes, may advantage ang bata, pero may advantage din ang matanda. Pansin nyo, nagsalita siya kagabi. Ang hina pa ng boses. Yanig. Oh, yanig. Nayanig, lalo na yung mga loyalista. Yanig. Pumutok sa kanila yung pinagkakalat nilang video, wala naman pala. Kaya nga, sinasabi ko, ang ina-address natin dito, yung mga DDS. Makinig tayo. Antayin natin yung diskarte. Tanong. Ulitin ko yung tanong. Kasi ito parang hindi maliwanag sa ibang DDS. Or yung mga nagpapanggap na DDS. Binudol na ba kayo ni PRRD? Siyempre, kung dilaw ka, alam ko iba sagot mo. Pero kung sinasabi mong DDS ka, binudol ka na ba ni PRRD? Nagsalita siya before the election. Tanong, nakinig ka ba? Kung hindi ka nakinig, eh yan, yan na. Eh kung nakinig ka, oh, kita mo, may ebidensya naman tayo eh. Kung nakikinig tayo kay PRRD, hindi sana nangyayari. We have all the receipt. Ang dami nating resibo kay PRRD. Huwag niyong babuyin yung mama. Na mahina na, matanda na, hindi na kaya. Kasi pinaruhod ko yung mga matitindi ng mga
Pati sila Mike Abe, binira ng binara. Huh. O, sabi naman ni Nurse, tactic lang yan ni Tatay Digong na hindi tatakbo sa 2025. O, pwede. Hindi ko sinasabing totoo itong sinasabi ni Nurse Jen. Pero posible. Kasi ginawa niya na yan before eh. Sasabihin, hindi. Kasi nung ginawa niya before, malakas siya. Ngayon, mahina na siya. So, pinahihina natin si PRRD? Ganun ba ibig sabihin natin? Oh. Ito mo sabi ni Florenio, ganito mag-isip ang DDS. Style niya yan. Oh. Huwag niyo pong bastusin, antayin po natin ang next move, malayo pang eleksyon. Oh, antayin natin, ganoon. Antayin natin si PRRD. Yes, naiintindihan ko kayo, sumama ang loob niyo. Kahit ako naman eh, 'di ba? Gusto ko siyang tumakbo. Kasi kung ako bilang Pilipino ang tatanungin, gusto ko talagang tumakbo si PRRD. We need someone like him. Pero kung ako ay kamag-anak ni PRRD or tatay ko si PRRD, sasabihin ko, huwag ka nang tumakbo. Kasi mas concern ako kay PRRD. Huwag. Banding na lang tayo. Matanda ka na eh. Di ba? May apo ka na sa akin. O, di ba? Intindihin mo muna yung family mo. Banding na lang kayo ng mga apo mo sa akin. Di ba? Pero iba eh. Magkakaiba. But for the meantime, huwag natin pahinain si PRRD. Huwag nyo sasabihin natakot. Or indirectly sinasabi nyo natakot. Kasi parang ganun ang lumalabas sa media eh. Hindi dinediretso pero parang natakot si PRRD kasi syempre andyan na yung ICC. O ganyan lumalabas. Lalo na sa mga loyalista. O natakot. So syempre makikipag-deal yan sa gobyerno. Yan ang litanya nila ngayon. So meron na naman silang bagong popcorn content. Pag tinanong mo yung ebidensya, magagalit. So, asan ang ebidensya nyo na natakot si PRRD? So, tanongin nyo silang ganun. Magagalit yun. Lisa Fem, hindi natakot si PRRD. Ngayon pa ba? Oo. Ngayon pa ba? Performance will start momentarily.